Kamusta mga ka-Sports Couch? Isa rin ba kayo sa mga nag-abang, nagpuyat para mapanood ng live ang mga laban ng ating pinakamamahal na Gilas National Basketball Team sa ginaganap na FIBA Olympic Qualifiers at malamang ay nakakaramdam din kayo ng lungkot dahil sa pagkatalo natin against the Dominican Republic to officially end our Olympic dream. Bago tayo magpatuloy, pakiclick naman ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na videos. Walang dapat ikahiya sa pagkatalo against Serbia at the Dominican Republic. Ang ating Gilas National Team na uuwing walang panalo upang wakasan ang ating inaasam-asam na pangarap na makabalik sa Olympics in Tokyo this year. Lalong hindi natin dapat na-i-bash ang Gilas Boys dahil after our failed attempt, unang-una, hindi naman talaga yan ang pinaghahandaan ng ating team. Makasalin lang tayo dahil nag-backout nga ang New Zealand sa tournament dahil sa COVID situation. Pero ganun pa man, nakita nyo naman kung paano nila pinahirapan ng world number 5 Serbia at kinapos lang tayo in the last few possessions. Imaginin mo kung natalo natin ng Serbia, gaano kalaking balita ang dadagundong sa mundo ng basketball. They went there without much expectations to win. A team with an average age of 22 years old is in a learning curve. Mas maganda na nakakatikim tayo ng kabiguan dahil dito tayo natututo, ika nga, para malaman natin ano pa, sino pa ang kulang sa team para sa paghahanda natin sa goal nating pagharian muli ang larong basketball, at least in Asia, at ibalik ang Pilipinas sa Olympics at World Championships. Pero kung ako ang tatanungin, sa aking palagay, malaki ang maitutulong kung babalik sa team si Kobe Paras, 3D Ravenna, at Juan Gomez de Liano, at kung maisasama natin si AJ Edu, who was completely recovered from his knee injury, mas lalong tayong titibay sa ilalim with Kai Soro, Ange Kouame, and AJ Edu manning the inside while Kobe Paras, Justin Baltazar, and Carl Tamayo sa small forward positions. Sa nakita nating laro against Serbia and Dominican Republic na very athletic and physical, nahihirapang makasabay ang ating batang-batang team. With the addition of Paras, Edu, Ravenna, and Juan Gomez de Liano, mas lalalim ang ating bench at kaya na nating makipagbanggaan man-to-man, speed versus speed sa kahit anong bansa, lalong-lalo na sa Asia. Sa mga nagpo-propose naman na lumapit muli sa PBA para humiram muli ng players para sa nalalapit na FIBA Asia Cup this August, huwag na natin itong i-entertain sana dahil alam naman natin na makakasira lang ito ng magandang chemistry na napasimula ng Gilas long-term program. Ang intention nga ay i-develop ang ating mga amateur players to play for our country full-time through 2023 World Cup. And with the leadership of Coach Tab Baldwin, magdududa pa ba kayo sa magandang ipinakikita this early ng team? That is counterproductive, ika nga. Hanggang dito muna. Thank you for watching again. Please click the subscribe button. Hit that notification bell para updated kayo sa ating future videos. Thank you for watching. This is The Sports Couch.